Okay, good day mga Airsoft. Good day sa inyong lahat mga kabigman. Nata-timing ngayon, no? Nata-timing. Bakit nata-timing? Inuulan tayo mga Airsoft, no? Inuulan tayo ng mga ka-Airsoft natin na ginagamit yung baril na to pang target shooting, no? So, ang dami ngayon naghahanap ng mga unit na pang competition grade. Dito sila sa atin sa Bigman naglalapitan kasi alam nila na yung mga unit natin is competition grade na. Okay. Malinaw. Mga Airsoft, no, kunin ko lang yung malinaw. Opinion ninyo. Mga Airsoft, no, ayun, patay tayo. Kunin ko lang yung opinion ninyo, loud and clear po ba ang ating audio today? No, paki-type lang, paki-comment lang diyan sa baba kung loud and clear ang audio natin today. Then I would like to say thank you sa aking kapatid. Na binigyan niya tayo mga Airsoft dahil syempre alam niya na nagba-vlog tayo para ma-deliver sa inyo yung pinaka first hand information na magaganda. Binigyan niya tayo ng grabe DJI mic, no? DJI mic to, grabe ano? Yan. Binigyan niya tayo. Worth magkano itong mga ganito? 30? Parang mga ganun eh, no? Oo. Yan. Yung mga gamit nila, Toyo. Diba? Ito yan eh. Diba? Mic 2. Ayan, no? Ayan. Binigyan niya tayo. Naka-receive tayo ng regalo, no? Ayan, no? So, ayan. Gamit na natin ngayon. Ano to mga Airsoft, no? Mas makakaasa kayo na ano? Makakapag-deliver kami ng mga lagay natin dito. Check mga kung kita. Loud and clear. Oh, salamat sa nagsabi, no? Loud and clear, sabi. Kita to? Ha? Oh, yun. Maraming salamat, Sir Jimboy. Ayan, okay. Malaglag pa to. Ayun na. Anyway, wag na natin ilagay dyan. Natatakot ako, baka malaglag. 30 mil nakasuot sa atin ngayon. Ito yung ano natin ngayon, no? Okay mga Airsoft, no? Grabe, sabi ko nga sa inyo, lalo na itong mga taga-lugar lugar ng Iloilo, no? Grabe, dami kong mic, oh. May mic. No? Sa lugar ng Iloilo, diyan kasi ginanap yung World Shoot Fest na tinatawag, no? So ngayon, ginagamit ng ating mga ka-airsoft yung ito, yung mga airsoft sa paglalaro nila, okay? So substitute ang airsoft sa tunay nga na barrel, okay? So bago tayo mag-proceed, bago ko sa inyo ipakilala tong unit na to, ito yung mga o-orderin ng ating mga ka-airsoft sa mga darating na araw, okay? Pero hindi ko muna i-review, hindi ko muna i-fire to ngayon. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kalupit ang karga nitong mga unit na to, no? Dito nyo lang makikita yan sa Bigman, dito lang kayo makakakita ng ganyan na fully loaded talaga na ganyan, okay? So mga ka-airsoft, let's begin, no? Good day mga ka-airsoft and good day mga kabigman. Sabayan po tayo napapanood ngayon sa aming 10 different pages at sa aming YouTube channel. Hello po sa total of 1 million subscriber ng Bigman Hobby Shop. Okay. Thank you mga ka-airsoft at nandyan kayo. Hello, 40 viewers for tonight. O ganito, kwentuhan session, tanungan portion. Kung meron kang gustong malaman, kung meron kang gustong mabigyan ng kasagutan, tara rito, ibato mo na. Sasagutin natin yan, okay? So, ngayon, number one, nakikita nyo itong apat na matitikas na unit na to. Paano ko ba iaano to? Paano ko ba pwede bang iaano? Okay. O ganito. Yan ha. Apat na matitikas na unit to, Battle of the 6.0 and the 7.0. This is the Battle of Meterillo, no? Kumbaga parang ito yung mga Meterillo eh. Battle of the ano to, the competition grade unit. Grabe, ayan oh. No? Yan. Maliwanag pa. Maliwanag to, maliwanag din to. Okay.
So, alisin muna natin. Usog ka nga doon. Iniyayabang ko lang yung binigay sa aking mic ng aking... Oh, tignan mo kung okay dyan. Both camera, okay? Kita lahat. Okay, no? Okay, mga airsoft, no? Ito yung mga bihis. Pag sinabing bihis, ito yung mga fully set up na talaga. Gagamitin mo na lang. Fully upgrade na rin, kargado na, gagamitin mo na lang. Okay? Number one, papakilala natin. Simulan natin sa 6.0. Then, ibabangga natin siya dun sa counterpart niya sa 7.0. Okay. This is the... Nakalimutan kong code dito. Pasilip na. HX ba? HX2402. Okay. Okay, this is the Infinity 6.0 by the AW Custom 2402. Okay, what is good and special about this unit? Okay, bihis na to mga ka-airsoft. Wala ka nang idadagdag pa, talagang loaded na siya, no? Pang ano na to, ito na yung masasabing pang-compete na talaga na unit, no? Alisin natin yung cover. Yun, okay. So this is the RMR scope, red dot yan. Actually, two colors. Okay. Two colors, green and red dot. Okay? Kasi hindi tayo pwede maglagay ng holographic scope sa mga pistol kasi masyadong malaki. So, ito lang yung pinakamaganda niya na BS na get up. Okay? Ano yung mga karga nito? Ipapakilala ko muna sa inyo. Number one, the scope. Okay? Para saan ba yung scope? Ang scope makakatulong sa'yo para ma-achieve mo ng mas concentrated. Okay? Yung target mo. Okay? Kumbaga, sa scope kasi sipat. Merong mga taong ano ba to? Gamay ang scope. Meron rin mga taong ayaw ang scope. Pero mga ka-airsoft, we have to face the fact na nasa millennial stage na tayo. Hindi na uubra yung ano, hindi na uubra yung mga iron sight lang. Oo, tatapatin ko kayo. Merong magagaling dun sa conventional sight. Okay? Pero putya, tatalunin ka ng mga Gen Z. Tatalunin tayo ng mga Gen Z. Kaya kailangan maano tayo, paano ba sabihin to? Ano ba yung term na yon? Kailangan marunong rin tayong sumabay sa agos ng ilog, 'di ba? Ganon. Kasi kung kokontrahin natin yung agos ng ilog, ang mangyayari, lalamunin tayong buo ng mga Gen Z. Alam niyo yung mga Gen Z, mga ano sila eh? How do you call this? Parang napaka competitive. Talagang mga palaban sila when it comes to sports. Oh, nakita niyo naman Yulo, 'di ba? Ilang taon si Yulo, napakabata, 'di ba? Kaya kailangan rin tayong ma-adapt natin yung technology. Okay? Ayan, RMR scope, 'yan ang number one na karga niyan. Makakatulong sa ito para mas makapag-concentrate ka dun sa target mo, dito ka naka-focus. Okay? Ganun pa rin, may conventional ano naman siya, no? May conventional front sight, may conventional rear sight din to, itong unit na to. Kaya lang, ang maganda nga rito is the modern design. Okay? Then makikita nyo, meron na rin siyang scope mount. Okay? Yung scope mount, mahalaga 'yan. Tandaan niyo to, ha. Tandaan niyo to. Mas magandang merong scope mount. Ito. Mas magandang meron ito kesa wala. Just imagine, kuha tayong ibang barrel. Okay, halimbawa, Glock na lang. Huwag na tayong lumayo, no? Just imagine, yung mga unit na walang scope mount. Walang ganito. Itong scope mount. Every time na puputok itong walang mga scope mount, kung lalagyan natin ito ng scope, tandaan nyo, every time na puputok to, anong nangyayari? Kumakalog din yung scope mo. Di ba? Kasi nakapatong dito yung scope eh. Okay? Ngayon, kumakalog din yung scope mo every time na nagbo-blow back siya. Ang tanong, ganun ba siya ka-effective? For me, hindi. Kasi nga, kumakalog siya. Di ba? Ano ba? Pumutok ka. Pak, pak, pak. Dahil sa blowback, pati yung scope mo, kumakalog. Ang tanong, nasa focus ka ba nun? Wala ka sa focus nun. Let's admit the truth na every time na kumakalog yung barrel, nawawala ka sa focus.
compare mo dito sa unit na ganito na naka-scope mount, bakit? Hindi kasama na kumakalog na naglalaro yung scope. Stay lang yung scope dyan, oh. Kasa natin. Oh, kita nyo? Hindi siya kasama. Hindi siya kasamang gumalaw, di ba? Bitaw natin. Oh. Oh. Hindi siya kasama. Kumbaga, naka-fix siya dyan. Kaya, yun ang silbi ng scope mount. Okay? Then, ano pa yung mga karga niyan, big man? Okay. Number 3, the charging handle. Ha? Kung makikita nyo, ayan, oh. Yung kasahan. Yung, ayan. Kita? Ayan. Ayan. Look at the charging handle. Ayan yung charging handle, oh. Para mas madali siyang ikasa, di ba? Yung iba nga, kinakasa yan, chain sa ano na eh, sa holster eh. Kasi kinakawit sa holster eh. Di ba? Ayan o, mga airsoft, o kakasa natin. O, di ba? Mas madali, hindi na kailangang ibabang ganun. Okay? Yan. O, di ba? Mas madali kasi ito na yung charging handle, dito mo na siya hahatakin, kasado na siya. Okay, o, yan. Yan ang setup nito. Hindi pa dyan natatapos. Dyan na tayo pumapasok. Dyan na pumapasok ang big man. Okay? Ano pa ba yung setup nito? Okay? Number one, na ginawa ng big man. Okay? Number one, ang setup nito na ginawa ng big man, ano? Fixed outer barrel. Doon sa mga ka-airsoft natin dyan na naghahanap ng fixed outer barrel, lahat halos ng unit natin naka-fixed outer barrel. Pero bihirang-bihira itong unit na to kasi totally naka-fix to. Not unlike dun sa mga unit na halimbawa ganito, no? Yan. Yan. Kung mapapansin ninyo, walang compensator yan. Okay? O, pwedeng i-fix barrel yan ng front and reverse, pero hindi mo siya ma-i-fix barrel ng kaliwa, kanan, and up and down. Well, in fact, hindi naman talaga yun ang basihan. No? Hindi kaya masyado malakas yung boses? Hindi naman? Hindi ba basag? Doon ka kaya sa labas? Loud and... Mga kayas of loud and clear ba? Oh, medyo batiin nyo naman. Paano naman, no? Kung loud and clear? Sabi, clear ng po audio. Ah, okay. Sige, clear. Okay. So, ayun ha. Tulad nga sinasabi ko, sa pag-check kung yung unit naka-fix outer barrel, i-ano nyo, galawin nyo to yung barrel ng forward and reverse. Ayan, dyan nyo makikita. Itong unit na to, hindi to kasi naka-fix outer barrel. Kaya ayan, oh. Kaya gumagalaw siya. Ayan, di ba? Pero itong unit na to, itong mga to, dyan na pumasok yung innovation na ginagawa ng big man. Naka-fix outer barrel na siya. Okay? Yun yung ginawa natin. Pangalawa, ano pa yung in-upgrade natin? Naka-hammer protection pad na siya. Wala na siyang dummy firing pin. Hindi ko lang alam kung makikita malinaw yan, pero I think hindi. Kita ba? Ayan. Ayan, mga airsoft, no? Naka-hammer protection pad na yan. Ayan. Ay, oo nga. Ang galing. Isusumpala yan, pero mayroong page na hindi makapag-zoom. Yan. Ayan, ayan. Both camera. Pasensya na kayo, ha. Kasi rolling tayo. Limang camera yung ino-operate ngayon dito, no? Limang camera. Kaya ang daming mic, eh. Kung mapapansin ninyo, ang dami nating mic. 1, 2, and 3. Limang camera yung naka-on dito, no? Yan ang tunay na vlogging, no? Kasi akala nung iba, kukuha ka lang ng cellphone, bibidyohan mo, yun na yung vlogging. Actually, try nyo na check yung mga iba mga vlogger. Talagang nag-i-invest sila, mga ka-airsoft, no? Ako, katulad ako, minsan pag kinakapos kami ng camera, kasi, di ba nga, ang dami na natin page, ayan, gumagamit pa kami ng mga ganito, mga ka-airsoft. Ayan, GoPro and Insta360, yan, ha. Medyo talagang mahal, medyo may kamahalan. Kaya lang kailangan eh, para magiging perfect yung production na binibigay mo dun sa mga subscriber mo, kailangan mag-i-invest ka talaga eh, no? SSG. Yung? SSG. Yun. Amin naman. Oo. Yan. Pag ano sa inyo yan? Oo, wala na eh.
Gamitin mo habang papasok ka. Lagyan mo ng camera yung helmet mo. Okay na. Ayun, as I was saying a while ago, no? Diyan na tayo pumapasok. Nakita nyo, naka-fix outer barrel, naka-upgrade na rin yung hammer protection pad. Wala na siyang mga ka-airsoft, wala na siyang dummy firing pin. Bakit mapangit yung dummy firing pin eh? For me, pangit na pangit ako ron. Kasi bakit? Dumarating sa punto na tumatalsik yun. Kaya ako, umisip kami ng paraan kung paano ma-upgrade yung mga hammer protection pad. Isa na rin yun sa basihan namin na yung unit nang galing sa amin. Okay, kasi lahat na nang galing sa amin ngayon na unit, 100% pinapalitan namin ng yung dummy firing pin, inaalis namin. Kasi yung dummy firing pin, pwedeng habang nagpa-firing ka, pak, 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 tumalsik yun. Okay? Pag tumalsik yun, tatlong piraso yun, mga ka-airsoft, no? Tatlong pirasong maliliit yun. Pag yun tumalsik sa mata mo, eh, may kalalagyan ka. Isusumpa mo yung airsoft. Okay? Pero, bago pa man din mangyari yun sa ating mga ka-airsoft, kasi medyo marami na kaming naririnig na natatalsikan nun, eh, ginawa na namin ng paraan, in-upgrade na namin. Okay? So, this is the full setup of the 2240 by the AW Custom 6.0. Ayan, kung makikita ninyo, lahat to pare-parehas ng upgrade. Magkakaiba lang sila ng itsura at saka ng length at saka syempre ng lakas. Okay? So, ano pa yung kinarga mo dyan, big man? Okay, itong unit na to, mga ka-airsoft, naka-fine tuning. Kahit pang competition grade siya, napakatipid niya sa gas. You only need 2 seconds ng green gas, ng paggagas ng green gas, para ma-achieve mo yung sobra-sobra sa one full round. Okay? Maraming beses na naming napatunayan yan. Sa mga vlog ko, di ba, ipinapakita ko sa inyo yung difference nung naka-fine tuning sa hindi naka-fine tuning, okay? Na ipapakita ko sa inyo, at na, syempre naman, napapatunayan ko naman yung 2 seconds na kine-claim natin, di ba? Makikita nyo, dun kahapon, kagabi ha, dun sa Cavite, ipinakita ko dun sa ka-airsoft natin eh, na yung 2 seconds, umabot ng 40. Actually, sobra-sobra pa sana, pwede pa, baka aabot pa ng 45 to 50, pero, pinaabot ko ng 40 putok yung 2 seconds. Just imagine, maglalagay ka lang ng 2 seconds sa magazine, 40 putok, minsan 50 putok, putya, panalo ka, di ba? While sa iba, 7 seconds ka magre-refill, good only for 25 rounds. Pero sa atin dito sa Big Man, yung 2 seconds natin is napapaabot natin ng 40, 45 to 50 rounds. Grabe, di ba? Napakatipid. Kaya talagang papakinabangan nyo. Plus, last but not the least, naka-trigger job na ang mga unit natin. Pag sinabing naka-trigger job, less na yung ma-encounter mo na mga glitch sa unit. Like, halimbawa, medyo delay yung trigger. Hindi, ina-advance na namin yon. Okay? Hindi mo na may experience yun. Minsan, ambigat ng beaver tail. Hindi, never mo may experience yon. Kasi kami rito, kino-correct na namin yon. Okay? Ano pa yung na-experience pag hindi naka-trigger job? Minsan dumarating sa puntong nagra-rapid fire ang unit na wala namang rapid fire. Okay? Less na yung glitch, less na yung problema na may experience mo pagdating sa iyo ng unit kasi na-fine tuning, na-trigger job, upgraded na ang hammer protection pad, naka-fix barrel na, etc., etc., etc. Kung seswertihin ka pa, minsan pag tinotopak ako minsan may toyo din naman ako. Hinahop up rubber na rin natin, 'di ba? Pag medyo sobra-sobra tayo sa pyesa, hinahop up rubber na rin natin. Okay? Siguro darating nga rin sa punto minsan mag-aano na rin tayo, mag-anti-freeze nozzle na tayo. Pinaplano ko na may supplier na makukuhanan eh. Pinaplano ko na. Kaya lang syempre, Masyado ng perfect tayo, no? Pag ganun, talagang wala nang masisira sa unit, eh.
Di ba? Okay mga kasabot, thank you nga pala sa taga-Bataan na kapwa ko kolektor ng mga jersey na. Binigyan ako kasi ng 5 jersey. Sa, nung nakaraan suot ko yung pula na Jordan, kahapon suot ko yung Jordan na color black na number 45. Yung sinuot ni Michael Jordan nung comeback niya. Okay? Ngayon, suot ko is the number 33 by the Pistons. Grant Hill. Okay, no? Yeah. Ewan ko, yung mga Gen Z, yung mga millennial, ano? Yan nga ang problema ko dyan. I-off mo nga yung notif. Siguro sa notification yan, no? Hindi, wag na muna ngayon. Do not disturb. Ha? Yan yung live. Ito yung ano, oh. Ay, pero hindi huminto. Hindi. Ah, okay. Ayan, tumuloy na, no? Nanggugulo yung meta, no? Ayan, thank you nga pala, Jack Sapanta, no? Of, ano, Hermosa Bataan. Sir, ito na yung, biruin mo mga kaersop, no? Kwento ko lang to, ha? Way back nung college tayo. Hindi ako makabili nito. Sa totoo lang. At kahit ngayon, hindi ako makakabili nito dahil kamamahal na nito. Ang mamahal na ng mga ganito, yung mga jersey. Hindi naman siya game worn. Hindi sinuot to. Pero, syempre, di ba? Original pa rin na matatawag. Way back nung college ako. Mga ganito, parang mga nasa 3,500, 4,500. Isang pares na ng Nike rubber shoes. Siyempre, paano ka bibili? Di kesa bumili ka ng jersey, ano na lang, di ba? Ngayon, binigay lang sa atin to, biruin mo. Way back, bili nga niya rito 4-5. Collector siya eh. Biruin mo, binigyan tayo ng 5 pirasong jersey. Maraming salamat, no, Sir Jack Sapanta. High profile kasi to, itong tao na to. Kilala mo ba yung kalaban ni Asyong Salonga? Si Sapanta. Ah, basta sila Golem, si basta, no? Apo to. Aminado naman si Sir, eh, no? Okay, anyway, no. Sige, balik na tayo rin sa ano, no? 'Yon. Less na yung glitch na may encounter mo dito sa mga unit na to. Okay? Ngayon, i-compare ko, ipapakita ko sa inyo the Black Edition. Okay, and the Silver Edition. For your information, mga ka-airsoft, itong Silver Edition, ito yung ginamit ni Coco Martin sa Batang Quiapo. Ito yung ginamit niya noong hitman pa siya. Ito mismong to. Ganito yung unit, no? Ito yung ginamit niya noong hitman pa siya. Okay? Kaya binansagan natin to Coco Edition, eh, di ba? Ayan. Actually, konti na lang rin to. Wala na to. Ano na to, eh? Naubos na to. Kaya lang, nagkaroon kami ng parang 6 na stock. So, ayan, no? Kaya, meron ulit. Okay, so ayan. This is the silver and the black. Okay, ngayon, kukunin ko yung opinion nyo. Ayan, ha? Parehas naman bihis. Oh, sige, papakita natin. Medyo, imomontage natin tayo yung gagalaw. Okay? Ayan, okay, ayan, ha? Yan, okay? Ngayon, ito naman yung black. Medyo may landi, syempre. Okay? Yan. Ngayon, kayong papipiliin ko. Kung kayong papipiliin, since parehas ang upgrade nito, parehas din to. Ang karga nito, parehas din to. Ano sa dalawa ang pipiliin ninyo? Infinity 6.0, ito parehas. Ang pipiliin nyo, ano dito? Silver or black? Ayan. Papakita ko sa inyo. I need your vote, I need your opinion para malaman ko kung ano yung kailangan nating i-restock. Okay? The black or the silver? Okay, type na sa comment section. Type na.
Oh, sabi ni Michael Angeles, silver. Okay, number one. Oh, silver. Oh, bibilang tayo. Sabi ni Sir Nelson, silver daw. Okay, meto na. Okay, okay. Yan. Sige. Type nyo mga Karsop. I need your votes. Alan Villaris. Banat! Okay, no? For me, black. Oh, yeah. Okay, oh. Tuwan na. Si Jesse. Si Sir... Ikaw. Sige, sabi mo sa akin. Si Sir AKP Silver. Okay, now. Silver. Okay. Jesse Silver. Aldrin Silver. Pucha! Ano ba yun? Silver. Anim. Mark Silver. Silver, okay. Meti Black. Black. Oh, dalawa lang sa Black. Woo! Vincent Black. Black, okay. Christopher Black. Black, okay. Nana Black. Okay, lima na. Will Black. Oh, ano na? Jojo Black, Leo Black. Oh, puja! Ano ba yan? Talagang ano, 7 versus 8. Oh, meron pa. Sige. Ron Black. Okay. Mick Silver. Okay, 8, 9? Wala. Oh, grabe. Dikit talaga, no? Ngayon, oh, ito. Iingi ako sa inyo ng opinion, okay? Bakit? Kasi halos panalo ang ano, hindi pa. Marami pa kasing ano eh. Meron pang umabol, Joris. Oh. Kasama na ba to? Hindi pa. Oh. Black. Pucha. Lamang black. Oh. Hihingi ako sa inyo ng opinion. Yung sa mga sumagot muna ng silver. Okay? Bakit ginusto nyo yung silver? Dahil ba ginamit ni Coco Martin o meron kayong nakikita sa kanya? Ah, ito ah. Sige. Ayan. Bakit silver? Ayan ha. Inilapit na ha. Bakit silver? Ano yung nakikita nyo sa kanya? Oh, then ako sa black. Ah, oh, sige. Ayan. Okay. Ano yung nakikita nyo sa silver? Bakit silver? At bakit hindi black? Ganon din naman yung mga sumagot ng black. Kailangan ko yung opinion nyo, mga bossing, ha? Bakit nyo nagustuhan ng black samantalang hindi naman to ginamit ng kahit sinong artista? Ito, ginamit to ng mga artista. Bakit? Ano yung dahilan kung bakit nagustuhan nyo yung black? Yung mga sumagot naman ng silver, bakit nyo ba nagustuhan yung silver? Dahil ba ginamit ni Coco Martin? Or meron kayong nakita sa kanya na talagang kaakit-akit kaya nyo nagustuhan? Sige, type nyo! Sabi ni Sir Jesse. Ayan. Okay. Mas may dating bossing si Silver, sakit sa mata. Oh, pucha, oo. Mainit, mayabang, no? Makinang. Siguro ito si Sir, ano pangalan niya? Jesse? Oh. Ano to? Maangas to sa buhay. No? Maangas kasi yung unit, siyempre, pag maangas yung unit, maganda yung... Si Sir Aldrin, iba kasi dating, sobrang vintage yung dating ng silver daw. Oh, silver, oo. At saka, in fairness ha, maganda yung pagkaka-silver niya. Hindi siya yung silver na nagpe-fade na kailangan ipapolish mo. Di ba? Maganda yan. Oh, sige, basa ng mga magaganda. Si Sir Mikmik, sabi niya, silver kasi maangas. Hindi ko mukupas ang kulay. Always matingkad para lagi siyang nakataas noo. Pucha, oh. Grabing sagot yun. Ang sakit sa bangs. Grabe yun, ha? Natutuklap. Basta maalaga. Okay, silver, maangas. Talaga, bossing. Okay. Hindi, talaga naman. Totoo naman, no? Pero natuwa ako dun sa laging nakataas noo. Ay. Tapos si Sir Cinto. Michael Angeles, sabi niya, aesthetic niya, mas lutang, elegant. Ah, to gusto ko to, Marvin De Gia. May possible na mag-fade ang black. Actually, totoo naman. Di ba? Hindi, what he means dun sa mag-fade, magasgas. Maano. Di ba? Possible. Oo. Oh. Ah, ito ha, sasabihan ko kayo. Halimbawa ang unit. Okay, pasensya na, lumabas ha, pero actually, buti na lang tumuloy, no? Pasensya na po kayo, no? Okay, yun nga, yung pag-unblock ang unit nyo, possible talaga, parang lag. Hindi pa.
Hindi, sa akin lang. Hindi nasa po yung voice tone. Oo, no? Ayan na, okay na. Ayan, okay na, okay na, okay na. Ayan na, pag ang unit nyo black, iwasan nyo lang na malaglag. Kasi, syempre, pag nalalaglag yan, pwede mag-chip yung paint. Tapos, punas lang, no? Mga airsoft, punas lang. Ang number one sisira doon sa unit natin na black is yung acid ng kamay natin. Okay? Hindi naman kaila sa inyo. Minsan, pasmado tayo, eh, di ba? Minsan, dahil sa excitement na naglalaro tayo, pak, 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 pak. O, di ba? Talagang, ano, talagang possible yun. Pero, dahil sa tulong ng silicone oil, napakaganda ng magiging performance. Sa mga nag-participate, Choppy po sabi, nawawala, nawawala pa PM Pro Price, okay, no? Paano mo ba i-do not disturb? Sa setting. Eh, di lalabas yan. Pag hinom ko siya pa. Ay, oo, oh, mag-i-end yan. Wag. O, sige, bantayan mo na lang. Pagpasensyaan nyo lang mga cursop, no? Medyo naglalag yung connection natin due to internet. I don't know, ang problema, no? Pero ayun nga, konting alaga lang. Sa mga nag-participate, sit back, relax lang kayo. Kung ito matikas, mas matikas itong mga susunod natin. Okay? Off ko lang ang optic. Okay? Yan, ha? Sa mga may gusto nito, ayan, meron pala dito. Ayan. Okay. Sa mga may gusto nito, actually, lumamang to. Ay, sorry, lumamang si Silver. No? Si Black. Si Black ba? Si Black. Ah, ganun. I-review mo nga ulit. Si Black. Ah, si Black ba? Ay, oo. Ito nga pala yung counter ko ng Black. Ito si Silver. No? O, yun. Actually, pero nung una, nilampaso eh, ni Silver si Black, di ba? Pero lately, talagang Black. Ayun. Both, maganda naman. Di ba? Pero, syempre, yun nga, si Silver kasi, si Silver ah, pasmado kamay mo. Sabi mo, okay lang. Di ba? Wala na maapektuhan sa kanya. Si Black kasi coated. Talagang kailangan pinupunasan. No? Nakita na ba nila yung gold? Ah, yung gold barrel? sa ano yun? Sa susunod na kabanata yun. Ipapakita ko sa inyo yung gold dito. Big man lang ang meron. Never in the history of airsoft na nagkakaroon sila niyan, no? Dito nga eh. Ito, meron akong pasilip na gagawin sa inyo. Nakita niyo naman yung Big Man. Look, akin na nga yung Big Man commemorative. Si Sir Darwin Reyes, umabol. Team Black ako. Ah, Black yan, oo. Yan talaga mga gusto ni Sir Darwin eh. Mga Black eh. Ayan ha. Yan, akin na. Okay. Kung matatandaan ninyo, di ba, inilaunch ko yung Big Man Commemorative. Tayo lang ang meron nito eh, di ba? Ayan. Ngayon, yung Big Man Commemorative version 2, meron na tayo. Okay? Big Man Commemorative version 2. Pucha, inilampaso. Inilampaso si Combat Master. Okay? Ito yung ano, ito yung mid-class. Ito yung high-end version. Why high-end? CNC. CNC yan, okay? Yan yung magiging Big Man commemorative natin na version 2. CNC finish yan. Huwag mo nang italikod, ha? Baka may makita silang hindi nila dapat makita pa eh. Ayan. This is the Big Man mid-class, na? Yan. Yan, ha? Okay? Yan. Okay. Yan. Ano to? Inspired. Ginaya natin. Saan? Request natin to. Talagang ano to. Ginaya to sa Gold Match. Yan ba pa yung CNC? Hindi siya CNC. Oh. Pero yan CNC yan. Tignan mo yung slide. Antalim. Ito hindi. Ah, tignan mo. Ah, yan. Yan ang CNC. Okay? Yan, tayo lang ang meron niya, mga airsoft. Kaya, nako, maghanda-handa na kayo. Ipon-ipon na. Ipon-ipon, no? Kasi,
Itcha, pag ni-launch ko yan, matataranta, magugulantang na naman ang buong Asia. De, joke lang, no? Okay, so... So, tapos muna tayo rito. Natapos tayo rito sa 6.0 natin. Dadako tayo doon sa... Kung ito, Diyos ng 6.0 na matatawag, ito naman is Diyos ng 7.0. Okay? This is the real race gun. This is the real competition gun. Competition din to, pero ito ang Diyos ng competition. Okay? Ganito kasi yan. Baka naman malito kayo. Eh, ano si Shadow? Si Shadow kasi, ibang division yun. Si Shadow, ang Diyos, pagdating sa 9mm. Okay? Ito yung mga Diyos, pagdating sa kalibre 45, sa caliber 45. Okay? Okay, and now I present to you the 2401 AW Custom 7.0 Infinity Edition. Grabe! Diba? Ayan siya. Okay. Yan. Okay? May pumunta rito, iniyayabang niya. Yun na karaan. Iniyayabang niya. Binili ko wind velocity kanya. Wind velocity. Hindi, okay lang. Ah, okay. Good. Sabi ko, the best yan. Makimalitest muna kayo mga airsoft ha. Good ka ako. Ayos yan, the best yan. Hindi, yan ang sabi ko, no? Ngayon, labas mo nga. Sabi ko, compare natin. Compare natin. Hindi, compare lang kami. Para kaming ano, para kami nagpambuno. Okay. Sige nga. Kasa mo. Siyempre, papakinggan natin tunog. Ang sarap ng tunog nung sa atin. Alam mo yun sa kanya, tunog lata. Bakit? Hindi niya naalagaan sa silicone oil. Ang ano na, ang pangit ng tunog. Pangalawa. Sige nga, iputok mo. Ang sarap ng tunog nung sa atin. Chris, para kang kumagat ng malutong, bagong lutong chicharon. Oh, yung kanya ang kunot. Parang yung pagkagat mo sa chicharon eh, sumabit pa yung postiso mo. Iaayos mo pa ulit. Ganon yung kanya. Okay. Kasama nga. Pao, nagpambuno kami rito. Kalugin mo nga ninyo. Yung atin, kinalug ko. Walang kalug. Yung kanya ganito ang tunog oh. Gumaganyan. Anong nangyari dyan, big man? Ba't ganyan? Sabi niya. Eh di, syempre, pinakita natin. Eh kasi sir, naka-fix outer barrel kami. Kasi sir, yun. Napatunayan niya, oo. Magkamuka. Kay big man, doon sa seller sa Makati, doon sa seller sa Maynila, magkakamuka. Pero nagkakatalo sa performance. Okay. O sige, sabi ko, huling sultada na to. Dito natin masusukat kung maganda talaga yung unit mo. Kung ganon. Eh di sige, labdyan natin ang gas. Wala siyang gas eh. Sige na nga, pyramid na kita. O sige, nilabdyan niya. 10 seconds. Talagang nakababad. O ikaw naman. Sabi ko, eh, paano nga ako, inubos mo na. Hindi, nagbukas ako ng bagong gas. Okay, nilagyan ko yun sa atin. Para ano, para ma-feel din. Wala nang ang gas. Nilagyan ko yung atin mga ka-airsoft. Wala tayong mga gas. Wala, no? Nilagyan ko yung atin 2 seconds. Eh, di... Sige, lagyan natin. Tingnan natin ba? Para lang mapatunayan sa inyong walang gas, ha? Ayan. Oh. Ano ba yan? Huwag nyo nang tinatabi rito yan. Nakakahiya. Ayun, ito meron. Nilagyan ko yung atin, 2 seconds. 1, 2. Ah, ano to? Ah, 14 kg. Pero hindi pwede 14. Ito kaya lang, wala na siyang laman eh.
Parang ano, sinisimot ko na lang. Nilajan ko yung atin, 2 seconds. O di, sige. Di, laban na kami. Sige, punuin mo yun sa'yo. Pinuno niya 27 rounds. Pinutok niya, pak, pak, pak. Pagdating ng 22 rounds, mahina na yung kanya. Oh, totoo. Humina na yung kanya. Yung atin, pagkapasok ko, kinasa ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 na. 28, 29, 30. 30 na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40 na. Ang lamig pa niyan, ha? Naka-aircon pa, nakatutok pa sa aircon. Nakaka 40 rounds na tayo. Yung kanya, 10 seconds niya nila dyan, 22 rounds lang. Pero yung atin, utya, na-believe. Diba? Ganun ang sinasabi ko sa inyo. Nakita nyo, ito, nakita nyo, dun sa kabila, meron. Nakita nyo, meron dun. Ngayon, anong may pagmamalaki nung kanya doon, doon sa unit natin? Wala, nanguluntoy. No? Nanguluntoy yung kanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Oh. Hindi, sabi mo ng 9 na lang. Oh. Diba? 49. 49 rounds ang kayang iputok ng unit natin sa 2 seconds. Partida mga kayasop, ha? Wala na to. Sinisimot ko na lang. Walang-wala na, oh. Walang-wala na. Walang-wala na, oh. Diba? Sabi ni Sir Darby, ganyan nangyari sa akin, di ba, Boss Big Man, payabangan kami ng tropa ko, hinika yung high kapal. Oo, oh, ganyan. May tropa yan na taga-ama rin. Butya, punta siya rito. Meron akong battle sa mamaya. Akala ko kung anong laban. Ayan, mga kayasop, no? Kaya sabi ko sa inyo, iba ang performance ng unit natin, iba yung performance talaga ng iba, no? Kaya ganoon naman, inuulan tayo ng blessing kasi talagang pinagbubuti natin yung trabaho natin. Kaya kita nyo, nakakarating tayo sa Lipa, pinapatawag tayo sa Lipa. Alam nyo ba na sa Sabado, meron na tayong biyaheng Tarlac, meron na tayong biyaheng Pampanga, meron na tayong biyaheng Bulacan. Nakapila na yung mga yan. Meron na nag-aantay na naman sa atin, ha? Katatapos lang namin ng Taytay. Meron na naman nag-aabang sa amin sa Taytay, sa Baras, at saka Teresa. Meron na naman tayong tatlo naka-airsoft na nagpapabook. Ganyo? Okay, dako na tayo rito. Ipinakita ko sa inyo yung competition ng Infinity 7.0 24. Ang haba ng pangalan naman nito. Yung silver. Yan. Simpleng montage lang. Tayo ang gagalaw. Kamukha niya yung nasa mga gun show. Oh, yun talaga. Yung, try nyo i-search sa Google. Metrillo. Ito lang ito. Oo. Kasi nung pumunta tayo. Alam niyo yung Metrillo na yan? Pinoy yan. Oo. Pinoy yan. Search mo. I-search mo. Metrillo. Double L. Ayan. I-follow mo rin yan. Diyan ano, diyan nagpapaayos ng baril si paring Alfred. Watermark. Store siya. Oh, store. Ano rin? Ano ba 'to? Customize. Oh, sige, tignan mo yung mga ano. Oh, yeah, pakita mo sa kanila. Meron isa yung Ayan, o. Oh. Oh, ayan, o. Oh. Mga kayasop, tunay yan, ha? Tunay yan, o. Oh. Oh, sige, tignan nyo, o. Oh. Try to compare, o, oh, diba? Doon sa kabilang camera, nakikita yan? Pakita mo. Oh, ayan, o. Oh. Diba? Ganito yan. Kaya ikaw, kung nakaganto ka, alam mo ba, na sa mga competition, meron pang lumalarong nakaganyan dyan? Payo, sinabi mo sa... Oo, nakaganyan pa sila para mas supportahan pa. Kumbaga, kung accurate na nga dahil may... Ilan, no? Ah, sige. Makikita nyo yung compensator. Animal naman yung compensator. Ang laki, ang ganda.
Ano ba silver yung compensator? To compensate the recoil. To compensate the fire. No? Napakasarap, napakaganda. Okay, ito yung silver. While ito naman yung black. Actually, medyo hindi nyo ganong matanaw yung pagkaka-black niya. Kasi, kung mapapansin ninyo, may silver na scope mount din eh. Ngayon, yung upgrade nito, ganun din. No? Naka-fix outer barrel, naka-hammer protection pad. Ay, Shane, itong isa hindi ko pa na-convert sa hammer protection pad. Kung maipapakita mo nga sa kanila yung itsura ng dummy firing pin, then para i-compare mo to. Open mo. Ay. Ayan, yan. Pagdikitin mo na. Yan. Para makita nyo lang mga ka-airsoft, no? Yung difference ng sinasabi ko, yan. Yung hawak na yan ni Shane is yan yung naka-dummy firing pin. Hindi ko pa na i-upgrade. Ayun. Ayun na mo, zoom. Ngayon, ha? Kanina na-zoom. Oh, yun. Yun ang problema talaga dyan eh. Ayaw nga rin mag-focus eh. Marlon Gulya, pwede ba buy now, pay later? Meron po kami layaway installment plan. Wala pong buy now, pay later dito, no? Okay, wala po, wala kami, no? Wala kami promo ganun, boss. Pasensya na, no? Hindi makita. Sige. Yan, para lang makita nila yung difference. Lamang ang black. Oh, tama. I'm my bad, no. Black pala talaga ang lumamang doon sa bilangan natin, no. Okay, yan. Sige. Yan, papakita sa inyo ni Shane kung ano yung itsura ng dummy firing pin. Yan. Ayun. Hindi ganong kita eh, no? Pero ayaw mo na. At least medyo may idea na sila. Anyway, yun. Yun nga. Yan ang pinagkaiba, no? Ang dami firing pin tsaka hammer protection pad. Okay, so parehas lang to ng karga. Yun nga lang, mas mahaba talaga siya. Mas pino. Siyempre, nandun na yung mas malakas. Yung compensator niya. Napakaganda, napakalupit. No, ito yung silver at ito naman yung black. Kita niyo mga nakabihis, no? Ang sarap nitong mga unit na to. Actually, sa collection ko meron na nakatabi na ganito, silver and black. Napakaganda, napakasarap gamitin talaga nitong mga unit na to. Okay? Premium na premium. At ngayon, syempre, dadako na tayo sa ating kwentuhan session at tanungan portion. Huwag na natin patagalin. Akin na yung mga tanong, Shane. Ito. Gaganda niyan, Big Man. Mag-iipon ako para makabili niyan sa inyo. Diego Pinyon. Napakasarap niyan sinabi mo, Sir Diego. Hindi ka nawawala ng pag-asa. Tama yan. Ipon lang, no? Okay, dami na naman nating kwentuhan session. Tanungan portion. Tingnan natin kung hanggang saan naabot ang aking boses. Ngayon, mahalata niyo yung boses ko pag talagang groggy na kasi ang gaganda ng mga mic natin, no? Salamat nga pala din sa nagbigay sa kapatid ko, okay? Binigyan niya tayo na DJI 2 mic. Ano bang tawag sa mga ganito? Wireless mic, lavalier mic, no? Maraming ganun eh. Oh, anyway, no? Grabe, oh. Actually, isa sa pangarap ko to, kaya lang not my priority. This is a 30,000 mic. No? Yeah. 30,000. So natuwa naman ako kasi yun, niregaluhan tayo, binigyan tayo. Ayun. See? Okay, maraming salamat ha sa kapatid ko, no, na nagbigay sa atin nito. Napakasarap, napakaganda niyang gamitin, no. Okay, so next natin, Big Man. Nai-stress ako nung nabili ko yung rifle ko.
nasa 420 to 430 FPS. FPS siya ngayon. Bumagsak na ng 300 FPS. Sa ibang shop ko siya nabili. Ano kaya nangyari? Ah, okay. Meron ba tayo sample ng spring loop? Wala. Wala nakalabas dyan? Wala. Anyway. Okay. Diyan, imaginary na lang tayo. Yung unit natin, pag bago, syempre yung spring bago rin. Diba? Ngayon, yung unit natin, as time goes by, okay ah, gusto ko kasi maipakita, maipaliwanag ng maayos. Dito na lang. O ito. Yan ha. Ayan. Makikita nyo to ha. Ayan ha. Yan. Yan yung spring. Sabi, wag nyo nang pansinin yung balu-balok to ha. Yan. Yan yung spring. Kita? Yan. Yan ha. Okay? Pag yung unit natin, hindi natin ginagamit, okay? Ang itsura niyang spring, yan, ganyan. Diretso lang yan. Pero pag ginamit na natin yung baril natin, yung spring, nakapress yan. Nakapipi. Huwag na nga itong buwisit na ito. Nakapiping ganon. Kung ganyan kahaba yung spring, nakapipi na ganon yan. Okay? Kasi naka-attack mode, naka-ready. Okay? Ngayon, yung unit ninyo, pag hindi ninyo properly rested, paano ba yung properly rested? Ibabalik siya sa pagkakaunat. Okay. Pag hindi nyo na ibalik sa pagkakaunat, hihina talaga yung rifle nyo. Pag hindi proper yung pagkakaunat nyo, hihina siya. Bakit? Kasi masasanay yung spring niya na nakapipi. Stress na, kumbaga ano na, worn out na kasi hinayaan yung itabi ng nakapipi. Okay. Ngayon, dapat bago nyo siya itatabi, ibabalik nyo sa pagkakaunat. Hindi ko masisisi tong tao na to kasi malamang sa malamang hindi siya naturuan nung binilan niya. Kasi bakit? Kasi malamang sa malamang hindi rin alam nung binilan niya kung paano mag-rest. Bakit? Kasi yung binilan niya, wala namang airsoft yung tindero at tindera na humarap sa kanya. Okay? Yung binilan niya, kumukuha lang ng info yon kanino? Dito sa atin sa Big Man. Nanonood lang din. Kumukuha lang rin ng info doon sa amo niya, sa boss niya. Yung boss niya, kulang rin yung info na finifeed doon sa tauhan niya. Kaya yung tauhan niya, kulang na kulang yung info na ipinifeed sa customer nila. Okay? Hindi natin masisisi yun. Kasi nga, lack of knowledge, sabi nga. Diba? Kaya mahalaga kung nakakanood kayo ng mga vlog natin or na-share nyo yung mga vlog natin. Kaya nga lagi ako nakikiusap sa inyo, diba? Please share my vlog, no? Ayan, katulad ngayon, yung mga nag-share ng vlog natin ngayon sa ating kwentuhan session, tanungan portion, episode 59 is yung mga nag-share, maraming salamat po sa inyo. Okay? Ngayon, yung mga hindi pa nakakapag-share, pakishare nyo po ang ating live para marami pong matuto, para maraming mag-benefit. Okay? Yan. Maraming salamat sa mga mag-share ha. Meron tayong ano dyan. Meron tayong arrow button dyan sa baba. Pakishare nyo po. No? Okay. Mga Airsoft, kung meron rin kayong tanong, wag lang yung presyo. Wag lang yung detalye. Okay? Kung meron kayong tanong, itanong nyo na. Willing ako sagutin. Okay? Ngayon, masagot natin yung nagtanong bakit humina yung rifle niya. Kasi po, hindi properly rested yung spring. Lalakas pa ba yan? Hindi na. No, kahit maiunat mo yan, hindi na lalakas yan. Maliban na lang kung mag-a-upgrade tayo ng spring. Okay? Okay, next question. Big Man, anong klaseng fixed barrel ang pwedeng ikabit sa 2011 ko?
hahanap sana ako na sa online para ako na lang magkabit. Okay. Fix outer barrel. Depende sa gusto mong fix outer barrel, no? Meron bang mabibili sa online? Hindi ko mai-re-recommenda. Kasi wala ako nakikita sa online na nagbebenta nung klase nung binebenta ko. Okay? Compare natin. Gusto nyo? Compare natin. Okay? Kuha tayo ng fixed outer barrel na ibinebenta ng iba sa online. Okay, kukuha tayo. At kukuha rin tayo ng, look, nasa na yung pang-glock dito. Ayun. Ng fixed outer barrel na ibinebenta ni Big Man. Okay, ha? Iko-compare natin para matutunan ninyo. Okay. Fixed outer barrel na binibenta sa online. Fixed outer barrel na binibenta ni Big Man. Okay? Buksan natin parehas. Lucas, akin na yung aking timbangan. Ito. Okay, yan ha. Fixed outer barrel na binibenta sa online. Picturean mo siya para ipakita mo sa kanila yung result, ha. Fixed outer barrel na ibinibenta sa online. Ito yun, ganito yun. Timbangin natin, ha? Okay. Naka-zero ba muna? Zero. Okay. Ilang grams? 23 grams. Pakita mo rin sa isa, ha? Okay? Okay, ito yung sa online, no? Yung binibenta ni Big ito, recycled aluminum. Hindi virgin aluminum to, ha? Recycled aluminum. Guwapo, no? Twisted. Recycled aluminum. Ano ba yung recycled aluminum? Yun yung mga Coke in can, lata ng sardinas. Ito malambot lang. Malambot lang. Tsaka syempre, hindi na ganun katindi. Di ba? Ayan. Yung kay Big Man, stainless. Timbangin na. Uy! Natakot ako. Natatakot ako kasi, syempre, ayaw kong masiraan ng ano. grams. 64 grams. Grabe! Tignan nyo naman. From 23 grams, yung sa atin 64 grams, ang bigat, ang solid, ang ganda, ang tikas. Sure mo ba? 64 grams? Hindi, baka hindi ko lang naigit na. O, yan. Oo nga, 64. No? O, yan. Ang tikas nung atin. Tignan nyo, ha? Compare nyo. Stainless versus alloy. Stainless versus aluminum. Ang layo ng pagkakaiba. Ang tigas. Versus. Di ba? Coke in can. Diyan mo ba ipagkakatiwala yung baril mo? Yuck. Ang cheap. Ang cheap, no? Eh, yun lang sa akin, no? Yung mga mahilig dyan sa online, okay lang. Choice nyo yun. Everyone has a free will, sabi nga, di ba? Pero, syempre, suffer the consequences later. Okay? Okay, next. Wala bang delivery yung Big Man, bro? Ay, yung ano? Big Bro? Ano ba yan? Big Bro. Big Bro, wala? Big Man, bro. Makakala nila, meron na tayong ano? Okay, anyway, ano, yun na, ibang-iba eh, hindi ko pwedeng i-endorse yun sa online kasi baka mapahama kayo, baka sundin nyo ako tapos mapahama kayo, bandang ulit magalit kayo sa akin, okay? Hindi ko may sasuggest yun nasa online kasi wala akong nakikita na nagbebenta ng tulad ng binebenta natin, okay?
Big man, lagi akong nanonood ng mga vlog mo. Thank you for that, no? Every time, lagi ko rin nakikita yung rifle sa likod mo. Thank you. Siyempre, gaganda niyan. Okay, no? Oy, makukulay, pero hindi ko pwede nakikita na i-demo mo. Curious lang ako. Lang po, ang cute kasi. Para siyang, ano? Tubo. Ah, ano yan? Ito, for your information, mga ka-airsoft, this is the mga high-end unit. Yan, mostly ang gumagamit niyan mga pro. Yan yung tinatawag na guay-guay, GNGSSG1. Yan yung mga ginagamit pang speedball. Hindi malalakas ang FPS niyan, pero halimaw ang ROF niyan. Ano ba yung ROF? Rate of fire, no? So, pag sinabing FPS versus ROF, the more na tumataas yung ROF mo, dapat the more na bumababa yung FPS mo. Yun, ganun yun. And vice versa, the more na tumataas naman ng FPS mo, the more na bababa dapat ang ROF mo. Meron namang gumagawa ng sakto lang yung FPS, sakto lang din yung ROF, mabilis din, meron. Pero kung magko-concentrate ka sa isang bagay, talagang dapat mamili ka between FPS and ROF. Ngayon, kung akong tatanungin nyo, hindi ko pipiliin ng FPS. Hindi ko pipiliin ng FPS. The more na mataas ang FPS ng barrel, the more na masakit sa ulo. Halimbawa, nilabas yung barrel, 500 FPS. So be it, hayaan yung 500 FPS lang siya. No? Pero pag yung barrel hinapit nyo, let's say 400 FPS nilabas siya, hahapitin nyo pa ng hindi safe. Meron kasing safe upgrade na tinatawag. So kung halimbawa dun lang tayo sa safe side, okay pa rin yun. Pero kung alam mo naman ng Pinoy, masyadong mahilig, di ba? Gusto ng Pinoy, talagang mayabang ang Pinoy, talagang gusto niya, sikat siya, ganun. Ibang usapan yun. Okay? Yan, ngayon. ROF versus FPS, I'll go for ROF. Mas gusto ko yung mas mataas yung rate of fire kesa isang solid, no? Anong mas gusto mo? Suntukin ka o kagating ka ng 1,000 langgam? Kayo papapi. Sige, ito. Tanong, no? Anong gusto nyo? Suntukin kayo ng isa sa mukha o kagatin ka ng 1,000 langgam? Papagapangin sa'yo yung 1,000 langgam, kakagatin ka. Yung mga langgam na antik, ha? Yan, sige. Sino? Sino sasagot dyan? Ano mas masarap? Masuntok na lang o kagatin ng 1,000 langgam? May gising pa kaya? Hoy! Nagtatanong ako mga ka-airsoft, anong gusto nyo, makagat ng 1,000 langgam o masuntok? Sabi, sapak na lang po, sabi niya. Ako, mas masarap masapak na lang. Kasi alam mo bakit? Yun lang kapag kinagat ka, kakagat pa sa iba yun eh. Di ba? Kakagat pa. O siya baka kung 1,000 kinagat ka, sabi mo ng bawat langgam, 3 kagat ang gagawin sa'yo. Putyan, sakit nun. Masakit na, makati pa. Di ba? Sabi ni Sir Archie, grabe yung boss, nasuntok na lang siguro. Ayan, di ba? Magpapasapak na lang, di ba? Kesa ano. Yung ganun din sinasabi ko. Yung ROF kasi, rate of fire, biruin mo, ang sakit ito, 1 segundo. Binaril kita. Pa! Yun na yun. Aray! Tapos na yun. Pero ang masakit dito, yung mataas ang ROF, ganito yan. Yung 1 segundong putok, normally, 7, 12. Yan, pinakamataas na yung 12. 1 segundo, 7 bala lalabas. Pero yung mga tinatawag itong mga ganito, merong mga unit na 30. 30 bala ang lalabas ng 1 segundo. Imagine mo naman yun.
Binaril ka ng isang segundo ng pero 30 ang bala yung babaon sa iyo. Ang sakit nun, Brad. 'Di ba? Kaya suntukin mo na lang ako kaysa kagatin ako ng 1,000 langgam. Torture ang 1,000 langgam, boss. Sabi ni Jesse, eh totoo talaga, no? Totoo 'yun, totoo 'yun. Papasuntok na lang ako, idol, sabi ni Eman. Sapak na lang, sabi ni Bry. Sapak, sabi ni Darwin. Makagat ng langgam, sir. Ay, gusto mo makagat ng langgam? O, sige. Pakagat ka sa langgam, ha? 1,000 kesa masapak. Grabe yung boss, nasuntok na lang siguro. Grabe ka, no? Okay, boss Big Man, ano kaya ang pwede sa budget? Budget? Budget siguro. Budget, sir. B-U-D-G-E-T. Budget. Okay? Wag yung budget. Wag yung ano. Wag tayong ano. Kumbaga, boss, ano to eh. This is a gentleman's game. No? This is a man's game, not a bonjing game. Kung bonjing tayo, wag tayong mag-airsoft. Alamin mo muna siguro yung proper way ng spelling ng word na budget bago ka mag-asam, mag-airsoft. Okay? As much as I want, gusto ko na mag-airsoft. Pasok na yung budget mo eh. Pero hindi mo kasi alam yung tamang word, no? I don't know ba't nasabi mong budget. Hindi ko alam kung nagbibiro ka. Pero dito kasi sa amin, walang... sa baril kasi, boss, ganito ha. There's no room for any bonjing. Sa barrel, there's no room for any error, no? Dito sa barrel, as much as possible, bago ka bumili ng barrel, dapat mentally capable ka, physically capable ka, no? Kung yung spelling lang hindi mo alam, yung tama, eh baka bossing hindi para sa iyo yung barrel. Okay? Kasi baka bandang uli bibili ka ng barrel, mapapahamak ka lang, magiging cost pa to ng away ninyong mag-asawa, kakapahamak mo. Huwag ka na lang mag-barrel, boss. Ako lang, suggest ko lang, no? This is a suggestion from, huwag mo na akong ituring na iba. From a friend, no? From a kapamilya, no? Huwag kang magbabarel. Alamin mo muna, sir, yung proper spelling. Alisin mo muna yung pagiging bonjing sa sarili mo bago ka bumili ng baril, no? Pag bonjing ka, pag bolang ka, huwag kang magbabaril, boss. Ikapapahamak mo yan. Pero pag totoong lalaki ka, bit-bit mo yung pagiging matino ng pag-iisip, yun, pwede ka nang magbaril. Pero for now, I'll reject you. Siguro, kung talaga ipipilit mong bumili, sa iba ka na lang bumili. At least kung mapapahamak ka, hindi kami naging kasangkapan sila. Pero, hindi ko sila suggest na magbaril ka. For me, ha, dahil sa pinakita mo, you're not capable. For me, that's my opinion. Based na rin dun sa the way, yung pamamaraan mo, no? You are not capable and don't try play airsoft. No? Baril to. This is a high-end replica of a real gun. Pwedeng pagkamalan, pwedeng ikapahamak mo kung di mo gagamitin ng tama kung hindi ka capable. Okay? Huwag po. Pakiusap na. Ako na nakikiusap sa'yo, huwag ka. Hindi ka para dito sa baril. Baka siguro pwede ka dun sa mga budget meal, yung mga nasa palengke. Pero, sa airsoft, tell you honestly, boss, hindi pang bolang, hindi pang bonjing, hindi pang abnormal yung airsoft, no? Kailangan dito, yung sa barrel, capable ang isip mo, malawak ang pangunawa mo, para maturing kang capable, okay? May nagtanong. Big Man, anong high-cap na magazine ang mag-fit sa JGHK416AEG? Gusto ko kasi medyo mahaba compare sa stocking. High-cap? Hindi pa ba high-cap ang 300 rounds?
drum mag oh, kasi 300 round, psych up na matatawag yan. Susunod dyan. Ano ba, sige nga, i-search mo nga yung inahanap niyan, unit, ano itsura niyan? Hindi ba M4 system yan? HK416. HK, JG? Oo, JG. Oh, tiyan, pangit naman yun. Ah, China! China ba? Mm. Sige JG, nga, JG na HK416? Mm-hmm. Oh, tiyan, pangit niyan. Oo. China, oo, Jingong. Huwag na, boss. Eh, kahit ordinaryong magazine na lang, 300 rounds, pwede na. Sayang lang yan kung bibilan mo ng mga, ano pa, drum mag, ganun ba ang gusto mo? Kasi sabi mo, high capacity. Kung hindi pa high capacity yung 300 rounds, ang susunod dyan, mga drum mags na. O kaya, baka yung low necks, yung 460 rounds. Oh. Kaya lang, eh, mahal nung low necks na 460 rounds na magazine. Parang hindi worth it para dun sa unit na JG, no? Baka mabulunan yun eh. Oo, mabubulunan yun. Kaya nga, bagal ng rate of fire nun. Ang baga ang hina ng FPS nun. Tapos, gagamitan mo ng high cap na magandang klaseng magazine. Eh, wala namang high cap, wala namang mumurahing drum mag. O, di ba? Kumbaga kasi, inahanap mo kasi is yung high capacity. I will assume na nakokonti ang kasa 300 rounds. So, kaya pumupunta ako sa mga drum mag. Drum mag which is 1,700 round, 2,700 round, 4,700 round, o yun. Meron mga ganon. Pero, ang tanong, worth it ba na igagamitin mo dun sa Jingong mo na HK. Wag na boss, sayang lang. No? Ako hindi sa ano pero sayang lang. Okay, anto. Atig anto. Good day, boss idol. Sabi ni Reynaldo Okang, boss interesado ako. Atigit sa lahat idol, respeto sa sarili, saka sa kapwa. Okay, oh, tama yan. Respeto sa sarili. Irespeto mo yung sarili mo. Alam mo naman yung tamang spelling, pero i-je-je-jemon mo, di ba? Pangit yun. Oh, para bago, ganito yan, no? Bago ka magmahal ng tao, dapat alam mo munang mahalin yung sarili mo. Paano mo malalaman kung paano magmahal kung yung sarili mo hindi mo mahal? Di ba? Ganon din yun. Kailangan, bago mo irespeto yung ibang tao, sa sarili mo may respeto ka. Paano mo malalaman kung paano tamang rumispeto kung sa sarili mo wala kang respeto? Ganun yun. Diba? Para masabi mong yung katabi mo pangit, ibig sabihin nakakita ka na ng taong gwapo. Diba? Paano mo masasabing pangit? Eh, kung lahat na nakikita mo pangit. Oh, kailangan para masabi mong masarap tong ulam ni Aling Nena, dapat natikman mo na yung ulam ni Aling ni Mang Pedring. 'Di ba? Para maikukumpara mo. Para masabi mong masarap tong kambing na binebenta sa Ilocos Sur, kailangan nakatikim ka na ng hindi masarap na kambing. Ganun din 'yon. Para rumispeto ka ng kapwa, kailangan yung sarili mo, irespeto mo, bigyan mong galang. Okay? Hindi simbolo ng pagrespeto ng kapwa ay ng sarili mo. Kumbaga, binibigyan mo rin ng kahihiyan yung sarili mo. Di ba? Bigyan mo rin. Hindi ba nakakahiya ka? Yung spelling lang ng budget. Iibahin mo ng budget. B-O-J-E-T. Diba? Yun lang naman yun, no? Eh, sa akin lang kasi, pasensya na kayo, kasi hindi ko pwedeng babyhin, eh. Hindi ko pwedeng, ano, boss, mga boss, no? Hindi ko pwedeng sang-ayunan yung bagay na mali. Bakit? I have a 1 million subscriber. Tandaan nyo, pag inayunan ko yung mali, ano ang sasabihin ng 1 million subscriber ko?
Ibig sabihin, overexposed tayo. Anong sasabihin ng mga nakakanood sa atin? Inaayunan natin yung mali. Hindi pwede yun. Pero, kung sasabihin ko sa inyo yung tama, mas magiging kaibigan nyo ako. Kasi, bakit? Mapipil nyo na, ay si Big Man, diretsong tao yan. Hindi nagsisinungaling yan. Hindi tayo lolokohin yan. Walang iniwan sa airsoft. Sasabihin ko sa inyo yung downside at saka yung advantage, disadvantage nitong unit na to. Hindi ko itatago sa inyo. Okay? Sasabihin ko sa inyo na ang budget meal gawang Lunes, sirang Martes. Hindi ko sasabihin sa inyo na okay yan. Depende naman sa gumagamit eh. Ingatan mo lang. Hindi ko sasabihin sa inyo yun. Kasi ang totoo, itong unit na to, kahit naka-display, nasisira. Yan ang China. Okay? Yun. Hindi ko nga mag-gets yung utak ng China. Gagawa silang unit. Actually, yung unit na ginagawa nila, hindi na ako magme-mention ha, pero yung may mga may hard case, for display purpose lang eh, for show purpose lang. Gagawa ka ng unit for display purpose lang, kahit nga i-display mo, nasisira siya. Hindi ko mag-gets. No? Siyempre, i-display mo. Ito, i-display mo. Nakita ng barkada mo, puro China. Pucha pare, nagko-collect ka niyan? Di ba? Walang iniwan eh. Oh, sige. Nag-collect ka ng girlfriend. Oh. Nag-collect ka ng girlfriend ng mga pangit. Oh, di ba? Mas masarap mag-collect ka ng girl. Alam mo, collector ka talaga. Babaero ka. Pucha, magaganda ang babae mo. Diba? Ang sagwa naman eh. Diba? Oh, nagko-collect. Oh, ito ah. Nagko-collect ka ng kotse. Magko-collect ka ba ng mga kalawangin? Diba? Magko-collect ka ng Ferrari. Pag nakita ni paring Ambo yung mga coaching collection ko, ang masasabi niya, wow. Ah, diba? Pero kung nag-collect ka ng mga kotse na pipitsugin na nga, kalawangin pa, ano masasabi ni paring Ambo? Yuck! Ano yan, pre? Ba't ang daming basura? Oh, yun. Mga kaisok, sasabihin ko sa inyo yung totoo. Hindi natin pwedeng ayunan yung bagay na mali. Hindi natin, oh, sige. Nagtanong ka sa akin, meron akong budget. Oh, kamo, budget ha, budget. B-O-J-E-T. Inoohan kita. Ulitin mo yun sa ibang tao, di ba? Bandang muna, makakasanayan mo na tuwing magtatanong ka, gagamitin mo yung word na budget. Di ba? Gagamitin mo yun, makakasanayan mo na. Pero dahil ngayon, ikinorek kita, sa susunod, aayusin mo. Di ba? Aayusin mo na. Aayusin mo yung pagtatanong mo. Magkano po yan, meron naman po akong budget. Ayusin mo yung ano mo. Dahil na-i-correct na kita. Kumbaga, yung pag-correct, nagsimula ngayong oras na to. Ayan. Yan. Yan. Totoo lang yan, ha? Sir Big Man, sana makapag-ride ka dito sa Allen Northern Samar. Aabangan talaga sa binyag ng ala ko. Patay tayo dyan. Ano? Aabangan talaga kita kasi alam ko may pa-airsoft ka. Wala kasi yung ipon ko, ginastos ko na lang sa binyag ng anak ko. Pababaon naman kita ng gawa kong dain dito sa Allen Northern Summer. Tsaka gusto ko yan! Tsaka yung sikat na pili nuts namin dito. Naku, gusto ko yan! Bukas may gout ako niyan! Hindi, malungkot nga ako mga ka-airsoft eh, kasi wala na yung boss Iron Man eh. No? Yun nga lang yung pagkakataon ko para kahit papano makalibot, di ba? Makita yung mga ka-airsoft. Kahit papano, makita ko yung... Mahirap kasing mamigay ng airsoft sa taong hindi mo kilala. Di ba? Sa totoo lang. Pero yung kahit papano, nagkita kami rin sa checkpoint. Diba? Alam ko na subscriber ko siya.
'Di ba? Kasi naka-announce ako. Alam ko subscriber ko siya. Pero yung sasabihin natin, mamimigay tayo ng airsoft, paki-share. Uy, tsaka marami mag-aabang ng airsoft mo na napadaan lang naman doon sa page mo. 'Di ba? Pero kung yung subscriber mo talaga, ang sarap bigyan ng airsoft. Malungkot ako kasi inalis yung Boss Iron Man. So, medyo, you know, yun, alis na eh. Wala tayong magagawa ron. Siyempre, pinasukan ng mga toxic na matataas na tao. Wala tayong magagawa ron, no? Pero yun nga lang yung way ko, sayang eh, no? Good PM, Sir Big Man! Na-late ako ngayon. Yan, pala, bumili kong pare kong James ng pistol at rifle. Diyan pala bumili kong pare kong James ng pistol at rifle. James? Meron ba James? Anyway, hayaan mo na muna. Okay, no? Anyway, thank you, thank you. Kung ganun man, bossing, Virgilio, no? Yun. Anyway, mga kairsop, medyo, ano na tayo? Ang dami pa, oh. Pero siguro some other time, sagutin natin to, no? For now, yan lang muna. At least na ipakita ko sa inyo yung mga bago nyong aabangan. Siguro tomorrow, kung kaya pa ng oras, ganun din, no? Okay, mga Carsop, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Okay, oo. Yun, no? Lahat po, ay, okay. Yun saan? Noon din nung nakaraan yata, mayroong mga taga-Angeles nga dito eh. Oo, nung nakaraan, kumpare pala ni Sir. Yan, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Grabe oh, naano mo yung boses ko? Yan po ang paglalaro ng airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Dito sa Big Man, mga airsoft, ikaw ang number one. Sa mga taong naniniwala, appear lang tayo dyan. Sa mga hindi naman, wala po akong pakialam. Thank you po and have a blessed day.